Halos walang humpay ang iyakan sa bahay na bato, Barangay Tambo, Parañaque, nang ilabas na ang mga bangkay ng mga nasawi sa sunog na nangyari pasado alas 6 kagabi. Posibleng na-suffocate sina Mary Joy De Jesus at kanyang mga anak na sina Jomari at Daniel Luis Canaria, pati na rin si Ana Donna Agrasada at mga anak niyang sina Jake at Jake Angelo Amata. Edad 3 hanggang 26 ang mga nasawi. Ayon sa mga bumbero, luma at abandonadong gusali na tinirhan ng informal settlers ang natupok. Sa pahayag ng mga saksi sa mga bumbero, nagmula ang apoy kina Agrasada. Based sa ating mga witness, nakatira sila sa second floor, so kung saan nag-start ang ating fire. And then bumagsak na po yung flooring, so na-recover namin yung mga dead bodies sa ground floor na lang po. At sama-sama naman po sila ron. Beyond recognition po lahat ng ating fatalities. Allegedly, nag-umpisa ito sa bata na naglalaro ng gumagamit ng matchsticks. Si Mary Beth Antier, na kaanak ng mga biktima, walang tigil ang pag-iyak habang hinihintay ang mga bangkay. Kasi nasa ilalim na nag-umpisa yung nakulong na po sila. Inabot ng halos 4 na oras bago naapula ang apoy. Nahirapan daw ang mga bumbero na apulahin ang apoy dahil wala silang madaanan. Tinatayang 50 pamilya ang nasunugan at aabot sa 50,000 piso ang halaga ng natupok na ari-arian. Paalala ng mga bumbero sa publiko, dapat alam mo yung exits in case of fire emergency. At the same time, dapat in case na mausok, dapat bumapang ka palabas. Hindi yung patayo kasi mayroon pang naiiwan na hangin na 1 foot below the ground, above the ground ang ating hangin. Itong unang balita sa Parañaque City. Victoria Tulad, reporting.